Kakauwi lang pala namin ni Mister galing sa trabaho. Kayod maghapon. Kailangan mo talagang kumayo dito sa ibang bansa at kumita. Sobrang mahal na kasi ng mga bilihin. Ang dami pang babayarin. So pagka-uwi ko sa trabaho, iniisip ko talaga kung anong lulutuin sa hapunan. Pero buti na lang yung asawa ko tumutulong talaga sa akin sa mga bagay-bagay dito sa bahay. So ang lulutuin ko pala ngayong araw na ito ay steak with broccoli at with mac and cheese at cheese sauce. So si Daddy ang gagawa ng cheese sauce kasi hindi ako marunong gumawa. Bago pala natin lutuin yung steak guys, dapat minamasahin natin yan at nilalagyan ng seasoning. Ngayon naman, nahihiwain ko ang aking broccoli. So, fresh from the garden pala ito at hinarvest ko kahapon. Organic yan, walang halong chemical. So, after hiwain, hiugasan na natin kasi marami yung mga pesti parang dumidikit, no? So, ito naman yung aking mac and cheese na ilalagay lang sa microwave at after 15 minutes, ready na siya. So, napaka-easy lang talaga. So, lalagyan ko lang ng hot water at saka gatas. And then, lalagyan ko rin siya ng butter. So, ito talaga yung aking napaka-easy na meal after work, guys. Mayan na natin yung butter para sumurap talaga yung ating mac and cheese. At ilagay na natin sa microwave. So medyo palos pa lang busis ko ngayon kasi may sakit na naman ako guys. So palagi dito sa New Zealand magkakasakit ka talaga every week, no? Kasi lumalamig na ang panahon. So ilawto na natin yung ating steak. So nilagyan ko pala ng olive oil, of course, konti lang, huwag masyadong marami. So yung steak guys, hindi yan masyadong ino-overcook kasi nagiging ano yan, chewing gum. Dapat saktong-sakto lang yung pagkaluto mo. So, lalagyan ko rin siya ng butter yung ating steak kasi napanood ko kay Gordon Ramsay, no? Nilalagyan niya ng rosemary at saka garlic para sumurap yung ating steak at magkaroon ng flavor. So, ayan. Atin lang lutuin ng maigi at while nagluluto ang aking steak, ilalagay ko rin ang aking broccoli sa hot water. Ibe-blanch ko lang siya, guys. So, ayan ang ating steak. Nakakatakam at medyo ready na siya, so kailangan na natin ilagay sa ating plato. So, dalawa yan kasi kunti lang aming steak kakainin kasi hindi naman pwedeng kainin natin marami, no? Kasi para kang bitukon. So, after nyan, naluto na rin ang aking broccoli. So, nagre-ready na rin si Mister magluto ng cheese sauce. So, nilagayan niya ng butter at saka flour first. At after nyan, ilalagay niya yung milk. At haluin niya ng haluin, squeeze lang niya ng whisk lang niya ng maayos at until maging fluffy na siya guys at saka creamy. Ayan na ating cheese sauce guys, sobrang sarap. Finally after 15 minutes naluto na rin ang aking mac and cheese. Lagyan na rin Mister ng cheese sauce para maging cheesy talaga siya. Sobrang sarap ng aking mac and cheese at napaka easy lang gawin. Na rin ang ating steak. At of course, hihiwain niya ni Mister kasi para sa mga kiddies, hindi sila ma-choke. Perfect na perfect ang ating pagkaluto ng steak. Of course, magre-ready na tayo sa ating mga plato para i-serve na sa ating respective guest, ang ating mga anak na mababait. Ilas talaga ang nauunang nagugutom sa mga anak ko guys. Yung kambal, medyo hindi yan nagugutom kasi walang ganang kumain. So ayan ang ating meal for tonight, mac and cheese with broccoli at steak with cheese sauce. Yummy! Thank you! Thank you, Georgia! Yummy? George? Whoa! Yay! Whoa! You look like you're in a restaurant, my dear. This is my food tonight, and I made this because I am discovering now. So you see guys, the meat is still pink in the inside because it's medium rare. Yeah. But I love it. It's medium. Medium. Medium rare. And put the cheese sauce in the meat and put in your mouth.
It's good. Yeah. So it's so good combination with this pasta with broccoli. It's so good. Yum.